ng 500 bago ka natin tanggapin. Pangalawang issue, sinasabi nila kaya ipa-private ang orto, imamodernize. Gusto ng Secretary Leona, dahil siya ay galing sa kidney, ang orthopedic daw ay maging katulad ng kidney. Ay sawat ng orto, ayaw namin maging katulad ng kidney. Anong buong pangalan mo? Christian Quintero. Ilang taong ka na? 27 years old. Anong sadya mo rito sa NKTI? Bumibili ako ng gamot para sa dialysis na magulang. Sino sa iyong mga magulang ang may sakit? Yung mother ko. Ano yung kanyang sakit? Kidney failure. So, hindi na nagpa-function yung kidney niya, then yun yung purpose ng gamot na to. Para itong gamot na to yung magpa-function para malinis yung dugo niya. Gano'ng kadalas sa kailangan itong gamot ng iyong nanay? Nung last month, 4 na beses sa isang araw. Pero ngayon binawasan ng doktor, naging 3 na lang. Ano ang epekto sa pinansya ng iyong pamilya itong pagkakasakit ng iyong ina? Malaking epekto. Bukod sa ako, hindi na ako makapagtrabaho dahil focus ako sa magulang ko. Pangalawa, malaking alarma rin sa tatlong kapatid na may mga kanya-kanya na rin pamilya. So, nalulungkot din ako dahil sa kahit na nahihirapan magulang ko, pinipilit niya magmalakas. Mabigat talaga financial, sa financial talaga napakabigat. So, gumagastos kami, naglalabas kami ng pera ng yung last month ng kwenta sa talaga sa gastusin sa lahat. Gamot is 24,000, pero pa yung mga malaki, medyo malaki talaga. Kasi ultimo yung doktor na nakausap ko sa may social web. Sabi niya ultimo siya, mahirapan. So talagang napakabigat, lalo na sa mga ganitong kaseryosong sakit na to. Lalo na sa katulad namin ordinaryo, talagang napakahirap para sa akin. Siguro kailangan i-suportahan ng gobyerno, ibigay nilang karapat-dapat para sa mga Pilipino na nagsiservisyo para sa bayan natin. Ang magulang ko, fish vendor lang, pero ginagawa niya yun para mabuhay yung para mapatapos kayo magkakapatid. Pero to, sa katulad ito, hindi naman kami mayaman. Sapat lang din yung kinikita ng mga kapatid ko para sa amin. Kaya lang, sa nangyari ito, tingin ko hindi okay yung inaanong gobyerno para sa amin. Diyo ko sa ngayon sa pagbebenta ng orthopedic, Philippine orthopedic na yan. Kasi tulad naming mga mahihirap, hindi namin kayang i-afford yung mga private hospital. Hindi namin kayang i-provide yung hihingi ng mga private hospital para sa aming mga tuwad na maliliit lang ang kinikita. Ano ang masasabi mo sa mga doktor at nurse na nag-rally kanina? Masabi ko sa kanila, pagpatuloy nila. Paglaban nila kung ano yung talaga yung nasa puso nila. Ipaglaban nila kung ano yung tama. Paano makakatulong ang kanila ipinaglaglalaban sa mga katulad ninyong merong ipinapagamot? Makakatulong ito kasi nagtutulak, yung ginagawa nila, nagtutulak yun sa mga taong hindi bukas ang kaisipan para abutin yung mga mamaya na katulad namin. Amen. Konting yung pagsasakripisyo namin, matagal na kami nagsasakripisyo. Baka kaya na namin eh. Pero hindi namin masikmura. Gusto ng gobyerno na pati ang kanyang mamamayan, ang mga Pilipino na ikawos ay magsakripisyo din. Sana naman.
ikaw ba membro ng isang organisasyon, aktivista ka ba? Hindi po ako membro, pero unti-unti ko naunawaan kung bakit nila ginagawa